Pastor Bert Macareg, assigned JL Church Pastor dun po sa bayan po ng Bautista. Despite your busyness, still meron pa kayong desire na matutot mag-aral. Napakaganda itong pag-aaral nito sa ISOM dahil malaking naging bahagi sa buhay ko. At napaganda yung mga topics na aming natalakay dito, pero ang masyadong nag-hit sa puso ko ay yung topic na developing leaders. Wow, opo. Developing leaders, opo. Okay. Kasi nga marami tayong mga kasamahan na pastor na yung iba nauna na sa atin dahil trabaho nila lahat, pero nung natutunan ko dito sa ISOM na kailangan ng isang pastor ay mag-develop ng leaders niya. Totoo po yun, Pastor. Para po hindi mahirapan ang isang katulad kong pastor sa pangangaral ng salita ng Diyos. The same time, mabilis yung ating pag-ibanghelyo. Uh-huh. Matupad natin yung Great Commission na sinasabi sa Biblia. Any highlight ng yung pag-aaral, Pastor? Na-develop po sa personal ko yung pagkikipagsalamuha sa ilang mga kasama natin, Pastor. At the same time, masyadong na-open yung mind ko doon sa ilang mga topics na na-meet ko sa pag-aaral ko sa ISOM, at nakatulong ito ng malaki sa akin bilang lingkod ng ating Diyos na buhay. Meron po ba kayong masasabi sa mga kapwa niyo, Pastor, na nandiyan, na nakikinig ngayon? Apo. Sa mga kapwa ko, Pastor, na hindi pa po na nakapag-enroll sa ISOM, sa International School of Ministry, ay ini-encourage ko po kayo na tayo na, mag-enroll tayo sapagkat napakaganda ang mga topics. At the same time, yung karakter natin magmumold dito. At masasabi ko personally na itong International School of Ministry ay timely sa panahon natin para magamit natin ito sa ating pang-ibanghelyo sa buong bayan natin, sa buong Pangasinan, at masasabi ko sa buong mundo. Amen. Meron po ba kayong specific na nagrema sa inyo habang kayo nag-aaral? Opo. Isang nagrema sa puso ko ay yung topic na signs and wonders. Kasi tayo, meron tayong mga outreaches doon sa barangay. Alam naman natin ang mga tao sa barangay, to see is to believe. Okay. Kaya po, napaganda po yung topic na signs and wonders. At isang cell group namin doon sa barangay ay merong may sakit karamdaman, pero nung in-apply natin yung ating napag-aralan na signs and wonders, healing, ay talaga pong naging daan ito para yung isang pamilya ay makadalo rin sa ating pong gawain. Makakilala sa Panginoon. Saka makakilala sa Panginoon.